ikaw, meron tayong pupuntahan na isang malupitang pares. Kung tawagin nila yung Paris Bang, hanapin natin Paris Bang, malapit na yata tayo. Masarap daw Paris dito. So, sisilipin natin yun yan. Kita ko na yata. Andito tayo sa may Holy Spirit, sa may corner ng Don Matias, para puntahan yung sinasabi ng Paris Bang. Eh, malapit daw ang Paris dito eh. Silipin natin kung anong meron doon sa Paris Bang. Ayun, kaya pala Paris Bang ang tawag dito eh. Paris Bangketa. Pero naka-elevate naman. Mukhang maraming suki itong custom to. Mukhang doon ka na sa Isidoro kumakain ha. At mga noodles, mga bagong luto. Isidoro. Yung mga baka niya, naka-prepare na talaga lang. Pero ngayon na, beef Paris yung muna orderin natin. Yun ang gusto ko muna matikman yung beef Paris. Ako Paris. May tamaling. Oo, meron din. Ano? Ito ang mga nakakabilib dito eh. Ayan, yung mga tansyadong kilos nilang yan. Oh. Kabisadong yung mga takal na igaligin nila sa mga bawat bowl. Ito yung mga tinatawag na meron ng mga experience eh. Yung mga ganyan. Sa tagal nila sa industry ngayon eh. Kabisadong na nila talaga. Kahit nakatikit siguro, makapagbenta na Paris yung mga ito eh. Tapos may litid ito. Oh. Taba ng baka. Yeah, yung mga yan, yun nagpapasarap, nagpapalilang na, mas bawal na kaya nyo. Diba? Sakto-sakto yung isang takal na yun, no? Puno na agad yung bowl. Napakalinam lang sa itsura pala. Kaya, tikman natin. Ano yung Paris? Hindi siya makakainin. Hindi. Tignan nyo naman, no? Ang ganda ng tabas ng ano, baka. Ang ganda yung pagkakahiwa nila. Pati yung kanilang litid, maganda yung pagkakatabas. Kaya, pantay ang serving. Ikaw, nilunod na yung ano, yung sabaw sa pinagkatasan ng mga bakang yan, pati litid yan. Meron pa nga. Kailangan talaga, mabika na ito. Atakin ko na ito. All walks of life yata, no? Mga kumakain dito. Yan yung mano, guys, the driver yan. Sa tingin ko, subay niyan dito dahil kilala ng mga tindero. Yan yung mga parokyano nila. May social distancing naman kasi may mga hagin sa gilid. Para safe, ika nga, the virus. Pwede pa makain yung sabaw? Kita nyo? Tignan nyo naman yung kumukulong sabaw niya. Ha? Andyan lahat eh. Oh. Lahat ng laman. Bulalo. Yung Paris. Kaya nga, sabaw pa lang. Ulam niya. Eh. Ha? Thank you.
take out. Take out daw yan sa kanya. Ano yung balbakwa? Balat po ng baka. Ah, balat ng baka. May kasamang ano po, laman. Manghang lahat po ya? Wala. Anong ilalagay ko? Wag na. So hindi lang pala laman ng pares o bulalo ang pinapakaluan dyan sa sabaw niya, kundi pati yung ginagamit sa balbakwa, yung balat ng baka. Eh, kaya pala malinam na napalagkit-lagkit yung sabaw. Yung sabaw pala kasi niya, nung nahiga ko kanina, eh talagang puro sa linamnam eh. Hindi masyadong maalat, pero malinamnam dahil nga dyan sa kinakasan ng mga bakang ginagamit sa palinda nila. Pati yung sa sabaw ng mami, dyan na rin eh. Kumbaga, iisa yung source ng kanilang sabaw. O yan na, ubus na. Paano ba yan? Tapos na, gera. Asang pares at isang extra rice. 70 po. Ano sa'yo? So, ang final verdict ko dito? Oh well, ayan. Eh, mura na. Eh, masarap pa. Oh, talaga masarap dahil maganda ang pagkakatimpla ng kanilang mga pares. At mapapatunayan mo yan sa pabalik-balik ng mga parokyano niyan, ng mga nag-aabang na makakain. Kaya hindi pwede sabay-sabay eh, kasi nga may social distancing. So, waiting muna yung iba. Yung one place ako, sinulo ko yan. Ako lang kumain dyan sa may parang serving bar nila eh. So, ano yan ha? Kung gusto yung pumunta rito, ito lang yung lugar niyan. Teka. Oh, so, yan ang view na yan, ha? Maraming nakaabang, ha? So, dito lang yan sa may corner ng Don Matias. Yan, sa may Don Antonio. Hindi Don Antonio. Holy Spirit Drive yan, eh. Ang tawag yan sa kalsada yan. Yung maraming dumadaan na kotse. Yan ang main road ng Holy Spirit. Kanto niyan, Don Matias. Yun. Ayan. Fully brown na building niya, coffee shop yun. So, pwede siya makita. O yan, so natapos ko na rin tikman yung tinatawag nilang Paris Bank. Eh, yung nga, kaya nga Paris Bank, eh kasi, eh nasa bank kita. Dito, hindi ka pwedeng maselan. Eh, kasi itong mga gato klaseng Parisan, eh pangmasa yan. Kaya mura lang yung binayad ko eh. Ang Paris nila ay 60 pesos kasama na rice. Eh nag-ano tayo kanina, nag-extra rice ako. So body 70 lang, binayad ko, so busog na busog ako. Pwede ito na, sold na ako, pwede na umuwi. Eh sa susunod na video guys ha, hanap ulit tayo ng mga gatong klaseng makakainan din. Eh yung hanap natin mga sulit na masarap, lalo ng pagkaganyang mga Parisan. Eh kagaya na sabi ko dati sa isang video ko, addict na addict din ako sa mga Paris eh. Kasi may kakaiba silang style ng pagpapakulo o pagluluto. O nakita niyo kanina, di ba? Sarap ng kanilang pagpe-prepare ng pares. Buksan pa rin yung kaldero eh, kaaya-aya ng kainin o higupin yung mainit na sabaw. So ayun na, please don't forget to subscribe dito sa YouTube channel ko para magsama-sama tayo sa mga panibago nating pagpupuntriban. And salamat na rin sa pagtsagang manood nitong video dito. So see you on my next video guys. Salamat.